What's up? What's up? Kamusta? Kamusta? Naririnig ba kung meron nag-view? Naririnig ba? Testing lang ulit. Episode 2 ito. Let's talk about noise, hum, and feedback. Hopefully may mag-comment kung naririnig siya. Tila ako ng kahit ilang viewers para rinig siya. Kung naririnig siya. Rinig ba, George? Naririnig ba ako? Naririnig, George? Comment ka. Naririnig ako? Mahina yung boses. Alright, salamat. Kumusta, Jordan, Carlos? Anyway, yung video na to naman may ipopost ko din sa YouTube. So, kahit wala mo nang manood ngayon or kung meron man, stage, hopefully nandyan lang kayo. And pwede nyong i-review din pa ulit-ulit siya. Pag-usapan natin ngayon, ano, effects pedals, noise, hum, tips and tricks, and yung mga most commonly asked about ground issues, power supply, mga ganyan. And news na din. So news muna tayo sa effects pedal world. Shoutout to Sir Perf De Castro, yung bagong interview with Monty. Na extra shoutout tayo doon ng Pedalboard PH. So marami ako natutunan kay Monty doon. Shoutouts, Monts. Boss Monty. Yung mga pedalboards niya, yung from Electroharmonics, Boss. And from that, tapos ngayon, puro earthquaker devices. Na lahat yun, nakita ko eh. Nadadaanan ko lahat yun. Napanood ko lahat yun. Yung halos lahat ng mga gigs na sinasabi ni Monty, nakarelate din ako doon. And pati yung mga Guitar World magazines. So, okay yun. Abangan nyo yung susunod na Pedalboard PH Artist Spotlight. Yung most recent, si Sir Francis Brew. Makikita nyo yung pedal setup niya ngayon. Mahilig siya sa Wami. Sa SYB 300, meron siya nun. And yeah, may bagong labas ang Boss. Maraming nagre-request nun. Yung IR200, kung napanood nyo na yung mga videos. And kung makikita nyo yung mga specs niya, ang ganda. Actually, para sa akin, nakikita ko para siyang GT 1000 core except the modulations and delays. Tapos ginawa siyang nasa 200 series siya. Future pack. Kasi ang daming IR ang pwede mong ilagay. Whereas sa GT 1000 core, 16 lang. Pero at least meron, di ba? Hindi ka naman gagamit siguro ng more than... Ako nga, sa IR ko, feeling ko. Sapat na yung 8 eh. Sa Cube Baby, 7 lang yata, di ba? Or 8 lang. What more sa IR 200? This makapaglagay ka ng... I think mga 200 plus o 250 plus na IR. So that's too much, I think para sa akin, ha. And bagong labas 'yon, Boss IR 200. Wala pa sa Pilipinas noon siguro. Siguro after a few months or 2 to 3 months 'yon. And then may bago din sila yung SYB 200. So yung SY 200. So dinidemonyo ko si Sir Francis Brew kasi tinag ko siya dun sa post ko about SY200. And kasi alam ko mahilig siya doon as he has the big version, the 300. And then meron naman ako mga players na alam ko sa Pedalboard PH may kakilala kung meron ng SYB1, si Angelo, tama ba? Si Angelo? Si Dibble. Meron siyang SY1, SYB1. And nasa gitna yon yung SY200. Kung yung SYB1 is yung synth na yon is wala siyang presets. Kasi sa dami ng tunog nun, isa lang yung pwede mong gamitin, one at a time. Parang ganun kasi analog, Boss style, compact style siya. And then yung SYB 300 naman, parang full featured SYB, talagang oscillators, attack decay, sustain release, makokontrol mo to the minute detail. And then yung sa gitna nun, I think, is yung SY200, which you will have enough functions and recallability, parang makapag-save ka ng presets. So that's good, I think that's good. So yun yung dalawang bago, IR200 and SY200 from Boss. Nakita ko kanina, naglabas din si JHS
ng parang Space Invaders themed na pedal. Alam ko dati yun ang tawag nilang VCR. May reverb, chorus, and boost siya in one. So ang ganda ng graphics kung makikita nyo sa page ng JHS. Check it out. And naglabas din yung hindi naman sobrang tagal, sobrang luma or bago, yung Flama ng series, parang 2 series nila. Yung nakakapag-recall ka ng presets. Actually, nag-demo ako yung ganitong style of pedals from Flama. Shoutouts to Heart of Music. Sa Heart of Music, mabibili niyo yung mga ganito. And hopefully, matry ko yung delay. Sir Ryan, yung delay and yung cab sim. May cab sim din sila. Gusto ko matry din yon. Napakamura ng mga pedals na to, ranging from yung ganitong size of pedals, around 4 or 5. Tapos may maliit sila yung parang mga mover na mini. Nag-range yun ng mga 2,000 plus or less or something. Nakakatuwa kasi for a little amount of money, ang dami mo nang magagawa. Dati, yung pedals na ganito na parang RV5 or 3 will cost you, I think, 6,000 plus or even more, di ba? Yung RV6, I think, nasa, pag brand new yun, nasa 10,000 yun eh. So, tapos yung mga Strymon around 15. And then, may mga, yun nga, Chinese pedals brand na nakakagawa. Not exact high fidelity ng mga Boss or na Strymon. But, alam mo yun, within reach, yung tunog, yung modulated reverb nito, I highly recommend it. Gumawa ako ng demo nito, check nyo sa YouTube. So, yeah. Okay yun. Flama. Okay din yun. And then, ano pa bang news? May pa-contest si Jem Manuel, of course, ng December Avenue, yung Skittles jam niya. And yun naman brand new guitar yung price. So sali kayo doon, okay yon. And isa si Jem sa mga contributor sa Pedalboard PH na nakakatuwa despite his busy schedule. Alam mo naman, di ba? Well, pre-pandemic of course. But you know, someone like Jem na nagpo-post palagi dito sa Pedalboard PH is a huge we have to be grateful for that. And madalas nakaka-chat ko din siya about pedals. Mahilig talaga siya sa reverb and delay. I know medyo meticuloso din siya about his setup. As pag nakikita ko yung mga photos sa Facebook niya and yung mga FX pedals na gamit niya. He has a lot of pedals from MXR to Strymon. Nakikita ko yung JHS as well. Nakikita ko yung mga naalala ko, bumili din siya ng ng quad cortex eh, nakita ko eh. So hindi tayo batay doon dahil doon Gem. Pero alam ko yata na benta na niya yata, hindi niya yata nagustuhan yung ko, nagustuhan niya ba yung workflow. Siguro dahil sa workflow kaya siguro binenta niya. Comment ka dito Gem kung anong tingin mo doon sa neural quad cortex. Or baka sa firmware siguro, no? Ano pa ba? Si shoutout to John Cedric Aguila. Nakikita ko yung mga videos mo. Kudos sa iyo, ang ganda ng mga content mo. And minsan gawa ka nung yung shot mo, yung nakikita yung pedals. Alam mo yan? Kasi normally nakikita ko puro guitar, no? That's good. But I like to siguro personally, no, dahil nasa Pedalboard PH, no, gusto ko nakikita din yung kung paano mo siya tapakin, kung paano ko maglagay ng controls. I like what you're doing. Keep it up. Magbasa ako ng comments. Mark Reyes, may kakilala kayo nagre-repair ng Boss pedals? Of course, si J. Odiver. Siya yung parang official repair guy natin dito sa Pedalboard PH. DDLX FX Repair. Message nyo lang siya. Si Sir Nico Bacani ng Shinditer. Joke lang. Shinditer and a lot of bands. Ang daming banda nito. Violent and the Santo, Mary Zark. Wow. Sir Nico. Idol. Salamat, Roderick, for listening. Loud and clear. Salamat. Ayos, ayos. Gamit kong mic ngayon is yung Mackie EM91C condenser mic. Nandito siya. And then, kung nagtataka kayo, ba't ka ako nakatingin? Nakatingin ako ngayon sa laptop, sa PC ko. And then yung webcam na gamit ko kasi nandito. So, yun. Medyo nakakapagtaka. Noise. Ayun, salamat na narinig niyo ako. Good afternoon, Kenji Rowell.
Well din, ibang klase yung pedal evolution ng pedal board mo. Nakikita ko palagi pag nag-post ka. And shoutout from Dubai, si Rod Alvarez. Kevin Garcia Buwan. Garcia, yeah. Shoutout, Kabalen. Musta kayan? Chuko Ken, actually, 2 weeks ago, Chuko Ken Kai, Ken, Camellia Homes. Nagbabasa lang ako, nalilito. Sir Jam, galing na mga presets mo sa MS-50G and other MS series. Very creative from Bahrain. Salamat! Excuse me. Actually, gumawa ako ng presets sa Zoom MS-50G. Siguro, around, I think, 2012 yun o 13. And then, pinost ko siya sa, wala pang pedalboard page noon. Pinost ko siya as parang free share ko lang. Yung mga, hindi pa version 3 noon, yung Zoom. Ang naalala ko, wala pa siyang particle verb noon. Wala pa yung mga Strymon na emulation. Pero trinay ko siyang gawin sa mga yung mga basic effects niya. And it stopped, I think, napasa-pasa yung notepad shareable presets ko na yon. And maraming nakakuha ng tips and tricks about it. And nakakatuwa na kahit nga ngayon, last time trinay ko ulit ng mga presets, so okay pa din, it stands on its own kahit na lumang version. Naalala ko, nagtatry ako mag-emulate ng Strymon Blue Sky doon, tsaka ng yung L-Cap Stan. So okay pa din naman, maganda. Next time gagawan ko yun ng full demo. Pero matindi si Jill Mark. Shout out to Jill Mark of Arc FX. Gumawa siya mismo ng video na dinemo niya lahat yung presets kong yun. Imagine lahat yun, binuting-ting yung MS-50G to save all those presets na sinave ko lang sa notepad. And then, bahala na kayong kumuha ko ano yung mga, yung mga parameters. And siya, gumawa siya ng video na madedemo lahat yun. Kaya, wow, sabi ko, galing, galing. Salamat. Si Robbie, kumusta? Ano po gamit yung pichel pang inom? Naku, yun ang matindi. Kulay green, bago. Gem and Jam collab. Naku, who knows, di ba? Who knows? Abangan nyo, pedalboard PH spotlight, kung sino yung bagong magiging timeline cover natin in the next few weeks. And mapapaaga yung December. So abangan nyo yung interview ko with, walaan nyo kung sino, basta mapapaaga yung December. Makikita nyo yung insights niya about effects. And maipopromote din natin yung Skittles Jam niya. Napakabait na nilalang at artist. Idol talagang gitarista to, lalo na sa mga clean playing niya. And actually, shredder din talaga siya kung tutusin. Eh. Talagang yung noise choices niya. Napaka sarap pakinggan. Anong brand ng sapatos mo, sir? Draven. Pero normally, ang pinaka-favorite kong pantapak ng pedals talaga is yung Chuck Taylor. Yung Converse. Kasi may technique ako doon. Tuturo ko ngayon yung technique na yun. Yung technique sa pagtapak ng pedals na madami is marami nag-a-ask sa akin paano nagtatapak ng pedals na ang bilis. Of course, number one is pre-planning. So, palagi ko silang inuunahan. Verse pa lang, iniisip ko na kung ano yung pedals sa pre-chorus and then sa chorus. So, pag malayo pa lang siya, pag combination siya ng distortion or delay, ang ginagawa ko, pinagdidikit ko na yung magkakalapit na gagamitin. Like for example, yung normal na ginagawa ko, distortion and delay. Magkatabitan sila palagi. Reminiscent of John Dinopol, ganun yung ginagawa niya. And then, pag gusto kong mag-delay and clean, isang apat sa delay, and then, pag gusto kong mag-switch ng distortion lang, yung converse mo, yung paa mo, imbis na nakaganyan, ititilt mo siya ng paganon. So, kung ito yung dalawang pedal, pag aapakin ko yon, paganyan. So, dalawang pedal na yung matatapakan mo. A little trick for you. Gagawin ko ng video yon, and then may trick din ako na tatlo. So, gagawin ko ng video kung paano ko ginagawa yon. Meron pa one time, apat. One step. One solid step, parang half second. Apat yung ma-on ko. Or either, dalawa yung ma-on, dalawa yung ma-off. Gagawin ko ng video yan. Pedalboard PH shirt. Abangan nyo yan. Magpo-post na lang ako bigla.
Sir, anong masasabi mo sa bandang Korn noon at ngayon? I'm a huge fan of Korn ever since first album hanggang ngayon, fan ako. Hindi ko lang sila masyadong nasubaybayan nung meaning ko nung nawala si Head. Medyo fan kasi talaga ako ni Head. So nung nawala sila, nag-focus ako sa Love and Death and solo album ni Head. Pero nung nagkaroon sila nung dubstep album, parang poof, mind blown talaga ako. Ang galing, ang ganda ng combination ni Skrillex, noise siya. Yung album nila na nagkipag-collab sila sa electronic artists, which is inevitable kasi yung Korn, mahilig sila makipag-collab sa mga genre and artists eh. Ever since, kung mapansin nyo, noon-noon, hip-hop, yung tunog ng Got The Life, yung tunog ng Freak On A Leash, hip-hop bigs talaga yun eh. Halata naman eh. And then, nag-collab sila with gothic, with acoustic, with dubstep, with synths. Ibang level. Siguro yung nami-miss ko, aminin ko, nami-miss ko yung pagka-funk nung drums ni David Silveria. Nothing against kay Ray Lozier, napakagaling na drummer. Para sa akin, si Ray Lozier, parang, not that it's a bad thing, ha? Too perfect yung drumming. Sa live, much more technical siya. And pag tinutugtog kasi nila yung mga luma, nami-miss ko yung pagka-funk. Iba yung funk, ang feel ng drum and bass niya, kasabay nung kay Fieldy. Mas tingin ko, mas machine precision si Ray Lozier. Lalo na pag live. Pero syempre, pag yung mga bago nilang kanta, bagay na bagay yung ganong style. So, yeah. Nagtataka nga ako bakit nagtutuloy pa rin silang mag-tour. Nagka-COVID si Jonathan Davis. Tapos si Monkey, nagka-COVID din siya. So, wala sila pareho. So, tingin ko dapat pag nangyari yun, hintayin muna nilang gumaling ulit. Nothing against Korn, pero feeling ko dapat hintayin muna nilang gumaling para at least makita na apat. Lalo na wala din pala si Fieldy. Kasi nag-take a leave muna siya sa band. So tatlo yung wala, technically, di ba? Ah, hindi. Bumalik na pala si John Davis. So tatlo lang yung nandun ulit. Feeling ko gusto ko maganda siguro kung nandun yung five, yung founding na five. And Ray Lozier. So, focus muna ako ngayon dun sa prenamis kung pag-uusapan natin is which is yung about noise. So actually palagi kong pinopost noon, tips and tricks tayo and general info about noise, hum, feedback and ground issues. Number one, kahit anong drive pedal, overdrive or distortion man yan, basta may gain knob, anything that will amplify the sound of your guitar will introduce noise. Kasi i-amplify niya lahat nung una niya nakikita, which is yung guitar signal mo. So amplify niya lahat yon. So mag-matter doon yung noise floor from your guitar. So what's the noise floor? Yung noise floor is yung capacitance ng cable, yung pickup types nyo, how much stuff is going to the overdrive pedal. Kasi meron mga iba naglalagay ng compressor sa unahan before mag-overdrive. So technically yung compressor, kung ano yung una niya nakita, single coil pickups, humbucker pickups na high gain or mid gain, or yung cable mo kung medyo mo kumapalya, or yung mga electronics sa loob ng guitar mo is medyo maingay siya or hindi ganun ka-quality, ma-amplify lahat yon ng compressor. And then when it goes to the distortion, lalakas din yung ingay kahit hindi ka pa nagpi-play. May pink noise doon, parang shhh kung naririnig nyo yun. And then pag pinitay mo yung distortion, wala naman siya, di ba? Pero once na inon mo yung distortion mo, yung buong noise floor, nandito yung noise floor, di ba? And then yung guitar signal mo, nandito. Pareho silang tataas technically. So yung noise, tumaas din siya. If you're not playing. And then, of course, pag nag-play ka, hindi mo mahalata masyado yon. Pero yung mga nagko-complain sa noise, it is normal. Kung yung pickups mo, dirty humbucker, dirty fingers humbucker, or yung JB, yung mga high output pickups, distortion, super distortion ng DiMarzio. Pag sumaksak kasi distortion or sa overdriven amp, magkakaroon talaga ng pink or white noise yon. Yung parang shhh. It's not noticeable when you're not playing. When you're playing pala. Kasi pag nag-play ka, mas mataas yung level ng guitar sound kesa dun sa noise. So, pag nakakita kayo ng pedal, sinaksak nyo, hindi kayo nag-play, at may narinig kayong konting shhh, huwag niyang isoli yung pedal. Hindi sira yon. Normal siya. So, bothersome lang siya kung mas malakas yung noise floor kesa sa actual playing mo.
So mapa metal zone man yan, mapa DS1, overdrive, DS9, lalakas talaga yung noise floor nun. Again, you will not notice it when you're playing. So sabi nga ng ibang players, para hindi mo mahalata yung mga in-between noise, huwag kang hihinto. Lalo na sa mga 80s style guitar players, diba? Yung mga mahilig sa shreds, yung mga Razor X, they never stop playing. Alam mo yon, kung mag-stop man sila, sustain the notes. Or like ni si Paul Gilbert, ang bilis niya mag-volume off, tsaka ni Yngwie Malmsteen, ang bilis nilang mag-off. So kung mapapansin nyo, like si Joe Satriani, pag nagsasolo siya nun, walang start and stop na solo. Unless low gain. Diba? Pag nag-shred talaga si Joe Sat, talagang boom, talagang walang stop. Kasi nga, high gain sound eh. DS1 into Marshall yun eh, diba? So, pag huminto siya, mahal ririnig yung noise. So, mapansin nyo palagi, nag-volume lahat ng mga players para mawala yung noise coming from distortion pedal. So, huwag kayo matakot sa noise. Yung white noise na yun, mas papaboran ko na mas maging malinis yung signal chain nyo and yung power supply, which we will talk about in a few. And then, most noise comes from electronics, shielding, and pickups. Single coil pickups introduce hum, pero mawawala yung hum na yun pag nasa second or fourth position ka, kasi nagiging combination siya, nagiging humbucker siya bigla. Diba yung strat, may five position siya? Yung 1, yung 3, and yung 5, yun yung single coil, true single coil. And then yung 2 and 4, combination yun ng middle and neck and middle and bridge. So nagka-hum cancel, nagka-hum canceling, and nawawala yung 60 cycle hum. So that's it, yun ang ganun. So pag gumamit ka ng 1, 3, 5 na pickups, tapos nakaharap ka sa computer o sa may ilaw, fluorescent lights, magkakaroon ka ng 60 cycle hum na parang zzz, parang ganun. That's normal. And again, yung noise floor nun, hindi naman siya kasing lakas when you're playing. So that's normal. Huwag niyong isoli yung gitara niya pag narinig niyo yon. Kung hindi niyo gusto marinig yon, punta kayo sa second position pickup or sa fourth. Or kung gusto niyong wala talagang hum na 60 cycle hum, noiseless pickups. Medyo mahal yon, but you can try that. Or as most nakakilala kong nakapag-fender na mahilig sa humbucker, nagpuput sila ng stock single coil. Parang si John Dinopol ng Urban Dub, naka-fender siya, di ba? Pero meron siyang Seymour Duncan bridge pickup. So makakapagkuha pa rin siya ng humbucker sound without the hum ng single coil. So that's it. Normal yung hum sa strats and tele, except sa middle position kasi nga nag-humbucker, nag-hum canceling na sila. High gain drive pedals, number 3. High gain drive pedals or even light overdrives don't technically hum. Totoo yun. Yung mga distortion, yung metal zone, DS1, big muff, hindi naman mag-hum yan on their own. Unless sira sila, di ba? Full gain sa mga pedal na yun will amplify everything, gaya ng sinabi ko kanina, lalo na yung noise floor. So, signal to noise ratio yung pinag-uusapan natin dito. Kung hindi ka naman mag-stop, Hindi mo mararamdaman yung noise as nasabi ko kanina. So keep playing or tinuturn down mo yung volume mo or lower gain. That's it. Kung gusto mong walang noise talaga. So mapapansin nyo, normal lang noise kahit sa Marshall pa yan, sa F150 or dual rectifier. Magsaksak ka ng strat sa Marshall, full gain. Sa 5150 full gain, rectifier full gain, I doubt na hindi ka magkakaroon ng hum or noise associated with pickups or nung high gain. Kasi nga yung buong noise floor, pag ni-research yung meaning na yung noise floor, yun yung noise percentage, noise na inherent sa mga pedals or amplifier na nag-amplify ng any signal level. So compressor, like compressor, may level knob yan. May gain knob din yan. Distortion, overdrive, amplifier. Actually, kahit yung mga lumang vinyl speakers, mga loudspeaker natin, mixers, may tinatawag doon THD level, total harmonic distortion, pero medyo mas advanced sa sound engineering na yan. Pero lahat ng any gear
na merong level knob or fader, lahat yan may total harmonic distortion. Yun yung gusto natin ibaba. Kasi lahat yan, line level, signal level, XLR, cables, capacitance, amplifier, limiter, nagtataas lahat sila ng noise floor. So, normal yon. Except, again, except, kung sira yung pedal, malfunctioned yung electronics mo, faulty cables, faulty pickups, hindi naka-shield yung gitara mo. So, advice ko, lahat yan, linisin natin lahat or make sure na quality lahat. So, advice ko, you go to Vince Marco, Tune Lab, or kay Papi's Guitar, or of course, kay JB ng, hindi si JB Music, si JB ng Guitar Pusher for your, for treating your guitar. TLC, alam mo yon, parang i-shield natin ng pickup, ayusin natin yung electronics, di ba? Yung cables, yung pots, lahat yan nakakapag contribute sa quality ng clean sound natin. And of course, in the end of the line of the chain, sa noise and amplifiers and pedals natin. So, I always, number four, I always consider the following, fixing or cleaning the signal path. Lage. And consider nyo din ito. A, guitar type. Semi-hollow ba yan? Or solid body? Mas prone ng semi-hollow or hollow body sa feedback. Bakit? Kasi nga, ano siya eh, hollow siya, full hollow siya. Walang, dun mag, yung energy ng pickups and ng sound waves, bumabalik siya, pumapasok siya. Unless naka-clean tone kayo. Pag yung any semi-hollow body guitar, mag-feedback agad yan kahit na overdrive lang. Kung minsan nga kahit clean tone, pag malakas yung level ng amp, mag-feedback talaga yan kasi nga may hangin siya. So, most players put foam sa loob ng cavity nila. Ng, sa F-hole or sa pickup mismo. Ang tawag, parang si Joe Satriani, may ginagawa siya. Naglalagay siya ng foam sa pickup sa loob niya para walang hangin na magre-reverberate sa loob. Or, winawax pot niya yung humbucker pickups niya. So, talagang walang gumagalaw talaga sa loob. As in, solid type talaga. Naging ano na yun, naging standard na nga siya, yung wax potting from Van Halen to Joe Sat. Hanggang ngayon, kuminsan pag nagbubukas kayo ng mga lumang pickups, yung mga puff pickups, mapapansin nyo bakit merong parang oil or wax base na nilalagay. Yun yung wax pot. So, lahat ng wire sa loob ng single coil, intact siya. Hindi siya gagalaw. And again, makakapag-function pa rin siya na normal. So, yung iba naglalagay ng tape sa semi-hollow body. Pag solid body naman, yun nga, may naglalagay ng foam. Kasi diba sa ilalim ng pickups ng guitar, may space din dun eh. Kuminsan, pag gumagalaw yung pickups, yun na nagkikreate ng hum or feedback. So, iniiwasan ng madami yon, so naglalagay sila ng ganun. Ang sabi ni Ted, maraming nagsasabi, nagko-comment kay, kung kilala nyo si Ted Nugent, napaka-famous player noon na gumagamit ng hollow body, but with the high gain tone. Alam ko yung gamit niya, 5150 amp. Pero hindi siya nag-feedback ng todo-todo pag hindi niya gusto. Pag gusto niya mag-feedback, tuloy-tuloy. Pero paano niya, maraming nag-interview, paano daw niya napiprevent yung feedback. And nung nabasa ko yun sa Guitar World Magazine, parang ako, wow, shit, oo nga, no. Yung answer niya, napakaganda. Sabi niya, may nagtanong, how do you prevent feedback? Ang sinabi niya, yung sagot niya, I don't. I embrace it. Parang ako, who? Shit. Napaka-profound. Pero, totoo naman. Kasi kung naka-semi-hollow body guitar ka, naka-hollow body guitar ka, you want that sound. You want that feedback to last forever, di ba? So, why would you prevent it? May tips and tricks to prevent it, but you must first embrace yung inherent na tunog na yon. Bakit ka nag-Les Paul? Kasi gusto mo yung mataba, yung maganda yung neck. Bakit may i-pre-prevent yun? Or gusto mo, kasi minsan nagtataka ako minsan naka-Les Paul sila and then gusto nilang magtunog Strat. Why not get a Strat? It starts from within, di ba? Bakit ako nag-semi-hollow body guitar? Kasi gusto ko si Ian umali. Gusto ko yung tone ng POT. Ngayon, may feedback siya pa nag-metal ako. Kapalitan ko na ba yung guitar ko dahil doon? Hindi. I embrace the feedback. And then, gumawa na lang ako ng, by embracing the feedback, doon ako nakagawa ng ideas. Okay, high gain yung pickups ko. Ano pwede kong gawin para ma-low gain siya? Mag-low gain ako sa pedal. Diba? Tumapat ako sa amp, wag masyado. Diba? Gumamit ako ng noise gate. Once you embrace
yung flow or yung iniiwasan nyo sa isang bagay, huwag nyo munang iwasan. I-embrace nyo muna. And then, kaya nyo maintindihan yung workflow. Bakit kaya nagiging maingay yung gitara ko? Pag na-embrace mo na yung flow na yon, mas magkakaroon ka ng information on how to prevent them. Ewan ko, parang philosophy na rin yun. Pero I think yun yung gusto kong i-share sa inyo. Pag may pedal kayong bago, may gitara kayong bago, may narinig lang kayong tunog na ayaw nyo, tapos pagbibili nyo na, wag! Mag-honeymoon stage siya muna. Lahat ng flaws, i-embrace nyo muna. And then, dun nyo ma-assess lalo kung ayaw nyo siya or kung ano yung magawa nyo to enhance it. Parang, actually, parang sinabi din ni Tom Morello yon. Sabi niya, hindi na ako bibili ng effects. Kung ano lang yung nandito ko, yun na. Kahit na hindi ko gusto, yan na. DODEQ, ang daming EQ na maganda. Pero pinili niya yung DODEQ. Bakit? In-embrace niya yung flow nun. In-embrace niya yung tunog. And in time, hanggang ngayon, yun pa rin yung gamit niya. Yung gamit niya, ang delay, DD2 pa rin. Ang dami ng delay na maganda ngayon, but DD2 pa rin. Kasi nga, in-embrace niya, nakita niya yung function na gusto niya. And by embracing yung limitations sa yon, naging mas creative siya. Number one tip ko palagi sa pedalboard PH, limitations sparks creativity. Yun yung number one para sa akin. Kahit anong pedal pa yan, kung may limitation siya, get creative with it. Maraming tunog na pwedeng lumabas kahit anong pedal yan, kahit na Zoom 505 pa yan. May magagawa kang tunog doon if you focus on it. If you focus on it, and then pag may tunog kang may flow siya, why not challenge yourself to do sounds with it? Parang ganon. Ang dami ko nasabi, guitar electronics lang. Oh. Ito, letter B. Cables and patch cables. I recommend use quality ones. Cheap man yan, basta sturdy and it works. Marami akong cheap patch cables dito, pero I make sure na kine-cable tester ko sila. And gumagana talaga sila. And pag sinaksak ko sila sa amplifier, walang mahina yung noise floor. So, that's what I recommend. Pero kung gusto niyo ng patch cables na maganda, I recommend buying Walrus Audio kung may budget sa GC Rockboard, of course. Or Soy de la Music. Soy de la Musica? O Soy de la Music. That's it. Electronics ng effects pedals, yung in and outs nila, palagi yung check palagi yung mga yan, yung mga nasa ito. Kung minsan, naglulus yung mga yan in time. So, check nyo palagi yan. Kung pwede nyo silang sprayan ng contact cleaner. Huwag nyong gagamitin yung WD-40. Hindi yun ginagamit sa electronics. Ang gagamitin nyo is electric contact cleaner. So yun. Hindi WD-40. Power supply will matter sa noise, yes. Kasi kung minsan may mga power supply, yung mga cheap knockoff, hindi nila kayang masupplyan yung mga pedals na, like for example, yung ganitong pedal, yung Source Audio, napaka high current ng mga to, or yung mga Strymon, hindi, or any digital effect actually, kahit itong Flama reverb na to, high current sila. Compared sa overdrive. Kasi yung mga overdrive pedals, like yung TS9, siguro yung amperes na kinukuha nun, I think mga 15 lang o 10. DS1 yata, 10 lang. And then, when you go digital, doon na tumataas. Like, yung Strymon, siguro 500 mA yung ginagamit niya per pedal. So, you would need a power supply na sobrahan mo dapat yung mA rating niya. So, for example, yung original visual sound one spot or yung true tone, nasa 2,000 mA yon. So, kung yung pedals mo, nakita mo na may overdrive ka, tapos apat o Strymon mo, you would not use the one spot. Kasi, i-average mo na lang. Kung yung Strymon mo, apat, lahat yun nagko-consume ng 500 at most or at average. And then, meron ka pang mga distortion pedal. Magkukulang na sila, yung 2,000 na yon, kasi 500 dito Strymon, to your distortion pedals or any other multi-effect. So, palagi mong i-take consideration yung MA rating ng power supply. Kung puro analog ka naman, carbon copy, like for example, carbon copy, naka-shred head ka or mega drive, and then gamit mo isang one power supply lang, okay lang yon. Bakit? Kasi yung isang power supply, normally 1,000 milliampere yun or 2,000.
And then yung pedals na gamit mo, hindi man ba tataas yun ng 100 mAh. So, that's good. Okay lang yon. Pero again, once you go hybrid, once you go digital, once you go Strymon, invest in a good power supply. Yung sobrahan mo na, mas magandang sobra sa power supply kesa nagkulangan ka dahil sa dami mo ng pedals. So, I recommend something from EHX, Walrus Audio, Strymon, Voodoo Labs, yan, maganda yung mga yan. Dunlop Bricks, okay yung mga yan. And then, may mga bago lumalabas, yung Kalin, tsaka yung Joyo. I-check nyo lang palagi yung MA rating nila. And then, palagi nyo i-average, isulat nyo na, makikita nyo naman sa mga box ng pedals kung gano'ng kataas yung MA rating niya. Kung minsan, pag digital like ganito, consistent to na siguro around 150 MA to or 200 MA, something like that. And then yung mga analog distortion, maliliit lang yon. Siguro i-average nyo na lang siguro yon ng at least 100 MA. Pag nag-Strymon kayo, palagi 500 yon o 1000 MA palagi yon. Matataas kumain ng kurente yon. Kaya hindi sila naglalagay ng batteries sa digital Strymons tsaka yung mga ganito. Kasi ubus ka agad yung 9 volts mo dito. Siguro isang gamit lang. Kung meron man siyang baterya, ubus agad yan. So that's it. So gold in, gold out din siya yung mga power supply. Na-experience ko na yung Electro-Harmonix Freeze tsaka yung Line 6 Stone Core Series, kung alam niyo yung mga yon. Nagumamit ako ng ibang power supply or naka-DC chain siya. Meron hum at buzz at ground ako naririnig na pag ginamit ko yung power supply ng Freeze or ng Strymon or ng Tone Core na Line 6, nawawala yung noise na yon. So may mga pedals na may ganun. May mga sakit sila. Sakit ang tawag. Notorious sa akin ng Electro-Harmonix Freeze. Kahit anong gamitin yung power supply, nasa visual sound one spot, kayang-kaya naman yung MA rating, may noise, may zzzz. And then, kumuha ko ng separate power supply niya, yun, nawala yung hum. So, what does that mean? May mga circuit talaga ng ibang pedals like that, Tone Core, Digitech Wami, Electro-Harmonix Freeze, Strymon, na gusto nila, sarili nila yung power supply. So, dun napapasok yung mga power supply na bulky, na isolated power supply. So, you would want to invest on a power supply na isolated. More on that soon. Kailangan ko maka-Zoom meeting or Zoom ganito si Jay Odiver para meron tayong talagang electrical engineer. So, or at least si Vince man din. Minsan nga gawin natin yon, guys. May mention ko na rin pala dito na yung term na one spot is not a type of power supply. Kasi nakikita ko palagi, anong one spot na gamit mo? Anong one spot na ganito mo? Parang naging common term na siya kasi nga napaka-popular product niya. Product name siya under visual sound na ngayon True Tone na. So napansin ko kasi maraming gumagamit ng term na yon na parang ganito na lang. Yung one spot na yan is not an adjective. Hindi siya product type. Para siyang pabili nga lang Coke, yung Pepsi. Yung tawag natin sa Coke, soft drinks kasi sobrang sikat niya. Or pagbibili ka ng toothpaste, pabili nga ng Colgate, yung close-up. So, sobrang sikat ng Colgate, so, sobrang sikat ng Pepsi, so, sobrang sikat ng Xerox. Akala natin yun yung product mismo. Product type. Hindi. Brand name sila. Brand name model sila. So, yung mga one spot na nauuso ngayon na tinatawag na one spot is just original noon is visual sound. Pero kasi naiintindihan ko kung ba't tinawag na one spot kasi nga para siyang adjective na isang spot lang siya, one nasa isang built-in enclosure siya na parang cellphone charger. So, one spot nga naman talaga. Pero yung one spot, again, trivia, is from the company Visual Sound. Para siyang Boss DS1. So, parang sinabi mo, anong DS1 mo? Parang anong distortion mo? Parang ganun. So, another tip. Gain knob is our friend. Turn it down kung sobrang ingay na. Kunyari, naka-metal zone ka. Ang ingay, sabi mo. Pero yun pala, yung knob mo naka-full. So, hina ka din ng konti. One thing about gain. Ito, hindi ko alam kung marami bang may alam na to, pero it's a trade secret, I think. Is once you the higher the gain, the more power, di ba? The more kagkag, the more gain, the more power, the more in your face sound. That's good.
Pero malilimit naman niya yung definition ng notes. So, pag binaba mo naman to low gain, your sound will be wimpy. Parang clean tone lang din. Parang nasisirang speaker, amplifier. So, you will have to find or check yung sweet spot sa gitna nun. Normally, ako siguro around 70%. Alam ko yung distortion pedal natin, 1 to 10 yan. Pwede ka mag 1, which is wimpy sounding, or mag 10, which is kagkag sounding talaga. But, maingay naman. May trade-off. So, hahanapin mo siya sa gitna with between 5 to 10. Nandun yung parang sweet spot. I think halos lahat ng pedal ganon na may sweet spot sila sa gain. So, gain knob, pag nilesan mo ng konti yun, magkakaroon ka ng more attack sa notes pag lesser gain. And then, pag gusto mo ng more power, more gain, taas mo lang. Pero again, kailangan mong hanapin ng sweet spot mo. Magdidepende yan sa picking style mo and sa guitar type mo. Pickups. So ako, naka-humbucker ako. Yung set ko sa Metal Zone ko, past noon lang. Alam ko si John Dinopol ng Urban Dub, pag nakakwentuhan ko siya ever since. Mahina lang yung gain niya sa Metal Zone niya noon. Parang nasa, I think, 3 lang yata. Kung 1 to 10 yun, nasa 3 lang or 4 siya. So, that's it. Ito, ulit, ulitin ko. Another tip. Volume knob and volume pedals help us hide drive pedal high gain noise. Totoo yun. Like na-mention ko kanina, pag maingay yung Metal Zone mo or yung DS1 mo, kung gusto mong hindi marinig yung noise floor, yung hum niya, bilisan mong i-off yung volume knob mo. So, mapapansin nyo, si Momstein, Joe Satriani, Steve Vai, ang napapansin ko palagi, si Paul Gilbert, ang bilis niyang gigitara siya, no? High gain. Rrrr, tapos biglang, pag gusto niya mag-stop, ang bilis nung kami, yung pinky niya, ang bilis, oh. Which I find amazing kasi ako hindi ko magawa yun kasi yung gitara ko, 335 style, ang layo ng volume knob, di ba? Para mamaganon ko siya. Pero minsan, instinct eh. Pag gusto mong mamatay lahat ng signal mo, ingay mo, baba mo lang kagad yung volume knob mo. That's it. They will not remove the noise, but they will let you hide them. Kasi once na in-on mo na naman yan at di ka nag-play, may noise pa din yon. Pero once na siniro mo, mawawala siya ng konti-konti. So, it's a hit and miss, and sanayan sa pinky, lalo na sa mga strat, di ba? So, that's it. Tip din ako, depende yan kung volume knob or volume pedal. Normally, ang ginagawa ko, mauna yung volume, mauna yung gain pedal, and then volume pedal. Para mangyayari kasi nun, master volume yung volume pedal. Pag kasi binaliktad ko siya, nauna yung volume pedal and then distortion, para lang din siyang volume knob sa guitar. So, nauna yung, you could just imagine yung volume knob mo, naging pedal siya, and then ang susunod yung makikita is distortion. So, parang volume pedal lang din siya. Yung gain structure nun, once na nagtataas ka ng volume, it's not master volume. Gain volume siya. So, pag nasa 1 ka siguro sa gitara mo, and then naka-on yung distortion, low gain. And then, pag ginawa mo 10 yung volume mo, high gain bigla yung pedal. Mababaliktad yon pag nauna yung distortion and then volume pedal. Ang mangyayari nun, hindi mo magagalaw yung gain structure ng tunog ng distortion mo. Magagalaw mo yung master overall volume mo. So, magkaibang function yon kung saan mo ilalagay yung volume pedal mo sa pedal board mo. Ako, for my style of playing, mauna muna yung distortion, and then volume pedal, and then delay, para may trails. Ngayon, pag nilagay mo yung volume pedal mo sa unahan ng distortion, yung function niya parang volume knob lang din. Gain yung pinapalitan mo nun. And then, pag yung volume pedal mo nasa ulihan naman, master volume yon, so hindi magtitrail yung delays mo kasi nasa hulihan siya bago mag-amp, di ba? So, gagawa din ako ng video nun yung setup ng mga effects pedal chain and order. So, normally, compressor first, distortion, guideline lang to, distortion, modulation, EQ, and then yung last ko palagi, delay and reverb. Yung iba, naglalagay ng cab sim sa huli,
okay lang din yon, pero ako madalas gusto ko yung cab sim after mismo ng distortion para yung mga susunod doon, modulation and delay na the way they are intended to be, effects loop. Thesis topic talaga tong pedalboard PH na to, nakakatangina. Pero paunti-unti mag-share ako ng mga tips and tricks. Mamaya babasahin ko lahat yung mga comments. And then power supply. Ayun, kamukha ng sinabi ko kanina, power supply, proper and isolated power supply definitely helps. DC chains as well. Extension cords, believe it or not, play a huge role too. Yung mga fuse, yung mga power surge. Paggagamit kayo ng one spot power supply or similar, make sure wag so sobra sa rating that it can handle. Nasabi ko na rin kanina yan. Another trivia or tip. Minsan may mga outlet sa bahay, ref, electric fan, air conditioning systems, computer, laptops, na pag tinanggal mo yung saksakan nila sa main power supply or in-off mo sila, mawawala bigla yung noise. Minsan ref talaga, dati sa Baguio nasubukan ko yon. Ang ingay ng 5052 ko, hindi ko ma-explain. Bakit pag nasa jamming rehearsal studio ko, okay naman. Pag nasa bahay ako, may zzzz. Tapos bigla na lang nag-brown out. Eh sakto, naka-headphones ako, naka-baterya yung 505 ko, nawala yung hum. Doon ko napatunayan yung tunog ng ref. Ayun, yung nakasaksak yung ref sa outlet, na ma-magnify lalo dun sa amp ko tsaka sa headphones, pumapasok din siya. Nakataka ako. Kasi nung una, naka-amp ako, naka-on yung ref, may ingay. And then, nung nag-brown out, namatay yung amp, so nag-headphones ako, wala na yung hum. So, may epekto yon either sa amp tsaka sa ref. So, nung nagkaroon ng kuryente, tinanggal ko yung ref, sinaksak ko sa amp, yun, na-isolate ko. Pag naka-on yung ref, may ingay yung pedal ko mismo sa amp. And then, nung in-on ko, trinay kong i-replicate ulit, nagkaroon ulit ng hum dahil sa ref. So, palagi kong sasabihin sa inyo yun, pag nagkaroon kayo ng ingay sa setup nyo, sa pedalboard setup nyo, palagi kayong mag-isolate ng setup and try nyong i-replicate palagi. So, ako, like ako, nung nakita ko nag-brown out sa bahay, nung nag-power on na ulit, nung nagkakuryente na, trinay kong naka-on yung amp, naka-on yung ref, may hum. Trinay kong mag-headphones, walang, mayroon pa rin hum. So, na-isolate ko, yung ref yung may kasalanan. So, pinatay ko yung ref, walang ingay. Mga galit naman ng nanay nyo pag pinatay niyo yung ref nyo. Anyway, that's it. Palagi nyo lang i-isolate palagi. Palagi nyo lang i-isolate palagi. Napaka-redundant. Yung culprit ng noise problems nyo. Isolate nyo palagi yan. Until mahanap nyo mismo or ma-pinpoint nyo kung ano yung main issue ng noise. Either nasa pickups nyo yan, sa gitara, sa shielding, sa power supply, sa pedal, sa ref. So that's it. So, another trivia. Your position in stage in relation to your amp will matter. Ayaw natin mag-feedback at haharap tayo sa we don't want feedback at haharap tayo sa speaker and squeal unless we really want to. So, yung relation ng volume ng amp, ng speaker, kasi magnet yon, and then yung gitara mo, may pickups, magnet yon. Pag nagkakita sila, kahit malayo yan, that produces the feedback. Diba, pag nagkaroon ka ng magnet, north and south, pag pinagdikit mo yan, mga ganyan, chik, nagdidikit sila. It's the same theory about feedback, kasi naglo-loop siya. So, yung speaker may magnet. This is how I think about it. Yung speakers ng Boss Katana or any speakers, magnet yan sa likod. Diba? Alam natin lahat yun na magnet talaga yung loudspeakers. And then, yung pickups ng gitara natin, alam nyo lahat yan. Pag naglagay kayo ng screwdriver dyan o maliit na bakal, magnet din yung pickups. So, every time na humaharap tayo sa loudspeaker, nagkakaroon yan ng push and pull, 'di ba? Lalayo ka, lalapit ka. Kaya mapapansin niyo pag gusto niyo mag-feedback ng harmonic, lalapit kayo sa speaker, 'di ba? Para mag-feedback siya ng normal. So, lalo na hindi niyo mararamdaman 'to pag nasa rehearsal studio lang kayo or sa recording studio. Bakit? Kasi hindi naman tayo nagtataas ng volume ng stage volume ng full gig. Like for example, sa bar,
normally nagtataas tayo ng volume pag nasa rehearsal studio tayo, hindi naman ganun kalakas. And then what more, 100 watt speakers, Mesa Boogie Rectifier, Boss Katana 100 watts mode na nasa rakrakan festival kayo or big stage show, Araneta Coliseum level style of playing. Doon yung mararamdaman yung tunog ng kagkag talaga, tsaka talagang mag-iba yung feeling mong magandang tunog mo sa rehearsal studio or headphones. Pag pumunta ka sa ganung kalaking level of playing, level of stage, yung talagang PA system, may line arrays, talagang powerful sound system talaga yung gumagana. Yung relation ng distance mo sa amp matters a lot. Kaya kung alam mo na na lumalapit ka na sa amp tapos high gain sound ka, huwag ka na lalapit sa amp. Kaya mapapansin nyo yung mga lumang Carlos Santana mga videos niya, tsaka sila Richie Blackmore, Joe Satriani noon, naglalagay sila ng gaffer tape sa stage. Or ito, panoorin niyo yung video ni Steve Vai sa I think For the Love of God ng G3, yung original 1996 video, yung Joe Satriani, Steve Vai, tsaka ni Eric Johnson. Yung ending nga sa For the Love of God, ang dami niyang feedback na ginawa, parang I think 5 harmonic feedback yung ginawa niya. Pero nakita ko yung stage yun sa isang documentary, merong mga gaffer tape na spot, o parang Carlos Santana nga, na makikita mo naka-position na siya in relation to the amplifier. So pag pumunta siya sa first spot, kulay pink, isang feedback yon, nag-feedback siya ba, nag-tremolo. And then lalayo siyang konti kasi may spot na sa floor para maalaman niya kung anong harmonic feedback kung lalabas. Pupunta siyang ganyan. And then lalayo na naman siya kasi alam niya na yung spot. Ayun, may feedback na naman na harmonic note. So ayun nga, in relation to the amp, madalas yung mga our guitar heroes like Carlos Santana and Steve Vai, nung wala pang, hindi pa sila gumagamit ng Fernando Sustainer, dahil lahat yun, nakaset-up na yung volume, no? Fix na lahat sila. Alam nila mismo kung saan sila lulugar o lalayo para makuha yung exact harmonic feedback. Yung mga time na yon, gusto talaga nilang mag-feedback, maglabas ng noise. So, importante yon, yung relation mo, yung distance between your amp matters a lot. Kaya mapapansin nyo ako, sa gig, unless gusto ko mag-feedback, hindi ako tatapat sa amp ko. Never will I soundcheck na nakatapat ako sa amp. Bakit? Pag nagtsatsag-tsag ka, high gain, tapos nakatapat ka pa sa mismong amp mo, yung speaker, feedback lang maririnig mo doon. Check-check, di ba? Yun ang mangyayari. So, never soundcheck nakatapat ka sa amp. Hindi yun ang naririnig ng tao. Layo ka ng konti. Step back away from the amp. Listen to it, and then you decide sa EQ. Again, napaka-importante ng distance sa amp. So kung lahat yun, naayos mo na lahat, and then may ingay ka pa rin, like for me, sa example, naka-semi-hollow body guitar ako, tapos naka-high gain pa ako, dun napapasok yung noise gates, noise limiter, noise suppressors, name it, lahat yan nagamit ko na, from NS2, smart gate, Rocktron hush. Yan ako, nagustuhan ko yung tunog ng Boston noise gate. So, doon ako nagsettle. It's a cheap pedal, but it works the way I wanted it to. So, noise gates will help, pero may binabagayan tong style and genre. I must also point out and explain that noise gates don't magically or miraculously remove noise. Nandun pa rin sila when you are playing. Again, kamukha nung sinabi ko kanina, nandun pa rin ang noise kahit na may noise gate ka. Ha? Hindi na lang siya halata kasi yung signal to noise ratio, kakat niya dun sa threshold and limiting niya. So, pag nag-play ka, yung noise, hindi mo na maririnig kasi malakas yung signal ng guitar mo. And then, pag nag-stop ka, yung noise gate, para siyang automatic shut off, boom, shut off pedal siya. Parang sobrang bilis niya na volume pedal. Or, kung mapapansin nyo si Tom Morello, 2 pickups, isa na ka off, isa na ka on, toggle switch. Parang ganun ang noise gate. Automatic at that. So, pag gusto ni Tom Morello magtunog guitar, nasa bridge pickup. And then, pag gusto niya mawala yung tunog, like what he does sa kill switch technique niya, i-off niya, that's the gating. Technically, hindi hinahayaan nung toggle switch na pumasok any sound. And then once nag-bridge pickup siya,
dun lalabas. So technically, in a layman's term, yun yung meaning ng noise gate. Mag-on yung gate, ay mag-off yung gate pag nagpe-play ka. And then once nag-stop ka, the threshold, the limit, the pinaka-limiter niya, dun lang siya magsasara. So wala makakalabas doon na evil noise. I will make a video yung in-depth palalo about noise gates and what I use and tips and tricks about it. Trivia din, noise gate is in the family of compounder, compression, and limiter. Medyo audio engineering na stuff na yon. Pero yung noise gate is parang sort of a compressor and limiter with a reverse function. And a threshold na auto shut off. Or in the case of noise suppressor ng Boss tsaka ng silver na pedal decimator, envelope sila. So yung pag ni-record mo yung gate na yon, may fade in and out siya. Kaso sobrang bilis nun. So yung smart gate, tsaka yung gamit ko, yung Boston, yon talagang square wave yung shot nila. Talagang kill switch yung patay niya. Another tip, EQs will and can also help taming highs, treble, and specific mid frequencies with narrow bands. Parametric EQ to, or graphic, lalo na sa parametric kasi makukuha mo yung spot, can minimize feedback. Pero personally, nasa front of house na to. Kasi sa front of house, may specific EQ sila for just the feedback. Kasi lahat ng sound system, na mga big event sound system, lahat sila may noise suppressor na ginagawa. Bakit? Kasi bawat venue, may acoustic sound na mas malakas yung, like for example, sa mga venue, malakas yung 800 kilohertz, malakas yung 1K kilohertz, medyo audio engineering talk na to. Pero may mga frequency sa spectrum na mas nagpa-punch specific venue. Like for example, warehouse. Maugong doon, and then yung 800, sobrang lakas doon, I could imagine. Yung 2K, malakas din doon. So, ang ginagawa ng mga sound engineer to prevent that feedback, yung parang hum na speakers, they will notch out that EQ. Napaka-narrow lang na band. So, bababa nila ng konti yon para hindi siya ganun ka-emphasize yung frequency na yon, lalo na pag nagpatunog na sila ng PA system. So, madalas makapansin nyo pag sound system, nagpe-play sila ng blasting loud music or ng what I call white or pink noise or sub-low end para ma-pinpoint nila yung parang annoying feedback sound. So, mag-EQ. Same din yun sa guitar. Pag naka-distortion pedal ka, nakita mo, bakit ang okay ng distortion tsaka EQ pedal? Kasi pwede kang mag-notch out ng frequencies na ayaw mo, more than you will boost. Madalas pa nag-EQ ako, if I will EQ, use an EQ pedal, hahanapin ko yung EQ na hindi ko gusto without boosting it. Kasi alam ko, inherent na yun sa guitar tone, so dun ko siya hahanapin. Marami kasing gumagawa na magbo-boost sila ng specific EQ sa pedal or sa recording specific band, hanapin nila yung pangit, itataas nila lahat ng volume na yon at saka nila ibababa. Actually, kung super experience mo, yes, that will work, pero I always believe na anything you boost above 10 dB or 5 dB level ng frequency sa spectrum, magiging annoying palagi sa ears yun kasi hindi siya natural. Once you boost, it's not a natural sound anymore. So ako, pa nag-EQ ako, ginagawa ko, kahit flat siya at may naririnig ako sa tenga ko na hindi ko gustong frequency, again, this will take time and experience, at dun ko siya bababa, and then if I want to check kung yun nga yun, saka ko siya itataas. So kunyari, sa metal zone ko, ayoko yung like for example, ayoko yung tunog ng 400 o 500 hertz. Kukunin ko na kagad yung sa EQ, okay? 400, 500, sarayo ko siya. Ina-notch out ko na siya with a narrow band. So, EQ will help a lot. Makapansin nyo, pag nag-boost kayo ng mids sa amp, mas prone to feedback. And then, pag nagbaba kayo ng mids ng konti, will lessen your volume overall, so mawawala yung feedback. That will work, but what if sa house, hindi na naririnig yung gitara mo kasi nag-cut ka na ng sobrang mids. So, it's a hit and miss, and you should find your sweet spot about it. So,
yun muna yung tips and tricks na gagawin ko. Sinulat ko na rin siya. Kung napapansin nyo, binabasa ko din talaga siya. And ito yung mga naipon ko, yung palaging most asked questions sa akin. And siguro ipopost ko rin siya sa YouTube and sa description ng video para mabasa nyo din siya ulit if you don't want watching me talking like this for hours. So magbabasa ako ng comments dito sa Facebook. Hindi ko na nabasa, ang dami ko nang nasabi. Ayun, si Angela J. Yan, ikaw yung may SYV1, naalala ko. Kahit sa pedals, pag pinagsama-sama ko sa isang sasakyan yung pedals at mag-iingay yung pinaghiwalay ko sa kanya-kanya. Totoo yun. Charlton, boss, jam. Pa-shoutout, watching from Finland. Wow! Galing, Finland, no? Galing ng internet talaga. Shoutout to Mark Edward. Musta, musta. London, Namol. Paano po pala, Sir Jam, kung gumagamit ka ng effect? Gumagamit ka ng effect, sandali lang ha, charge ko lang. Gumagamit ka ng effect, yung tunog malakas tapos bigla na kang mag-on ng isang pedal, bigla mong mararamdaman na humina yung volume ng pedal mo. Anong nangyayari doon? Ang tingin ko, gain staging yung issue dito. May mga pedals talaga, gain staging and yung effects order. May mga pedals kasi na, kunwari, nasa unahan mo metal zone and then nasusunod mo overdrive. Pag in-on mo yung metal zone mo, maganda yung volume. And then, pag nag-on ka ng after pedal, ang mag-determine ng master volume mo is yung pedal na susunod. Pag hinina mo yung gain ng... lalo na pag magkasabay sila, pag hinina mo yung gain ng overdrive na kasabay ng metal zone, hihina din yung metal zone, siyempre, kasi yun yung susunod sa kanya. So, you will have to find a spot na... hindi masyadong maghihina yung volume ng main pedal mo. Actually, maraming ganong pedals. Chorus pedals, for example. May mga chorus pedals na naka-on yung distortion mo and then pag hinit mo yung chorus, hihina talaga siya. So, maraming tricks to do tawag doon, yung workaround doon. Pero normally, you will have to find a pedal na hindi mangyayari yon. Meron naman pedals like the MXR Phase 90 distortion pedal and then Phase 90, pag in-on mo yung Phase 90, lalakas lahat. So nagkaroon ng mod, kung alam niyo yon, ng parang R28 mod para pag tinanggal mo yung capacitor na yon or resistor na yon or something, balance pa rin ng volume ng sound. Ako, ayoko yon. Gusto ko pag nag-on ako ng pedal, boom, malakas lahat. Gusto ko ganun yung tunog ng pedal. Iniiwasan ko din yung hihina. Yung Boss PH2, maraming Boss PH2 na nalabas ng early 90s na pag in-on mo yung PH2, hihina yung overall volume sound. Nasa pedal frequency na yon. So, pero yung mga mas nauna doon, hindi ginagawa yon. Actually, nagbo-boost pa nga. So, may nakuha kong PH2 na nag-ginagawa yon, nag-volume drop siya. Volume drop yung tawag doon. And pinamod ko kay J. Odifer, gumawa kami ng Jumbo Man Lag mod, na yung naka-experience ng PH2 na bumababa yung volume. Ngayon naman, pag in-on mo yung PH2 na naka-modded, super lakas niya. Jack Gonzalez, hello, watching from Cebu. Yun, maayong buntag. Tama ba? Miss na miss ko na dyan sa Cebu. Jandel, tip, don't bring your refs to your gigs international. Tumpak ka dyan. But if you want na cold yung tunog mo, bring your ref. Modge, walang beer at malamig pag pinatay ang ref. Totoo yan! Rasky Garcia, turn on your tuner pedal pag walang ingay. Totoo. Actually, nag-post ako ng video about it. Yung tips and tricks about tuner pedal, isa yon sa mga pwede mong parang noise gate option para pag gusto mong walang maingay, i-turn on mo yung tuner. Totoo yan. Francis Mercado, sobrang lakas ng feedback ko, Sir Jam. Pag nakasaksak mga gadget, noise gate, pwede na mabawas. No? Actually, sa lahat ng sinabi ko, hindi yun yung instant fix eh. Sa dami ng mga tips na ginawa ko, you must first, again, isolate kung ano yung problem sa setup mo. Hindi ibig sabihin na maingay yung setup mo, you need a noise gate. Malay mo, i-less mo lang pala yung gain ng pedal mo, will do the trick, di ba? Or mag-wax spotting ka lang pala ng pickups or ipa-shield mo yung gitara mo will make the noise hide or gone, di ba? So, hindi ibig sabihin na may noise gate, it will magically remove the noise.
same ideology to ng compressor pedals. Kasi 'di ba, minamarket natin ng minamarket ng mga brands ng compressor pedals to sustain to make your guitar sustain more. So, meron mga newbie guitarist na gumamit sila ng compressor pero hindi nagsusustain. So, nagtanong yung manufacturer, "Bakit hindi nagsusustain? Pakita mo kung anong ginawa mo." So, yung newbie guitarist, lumang strings pala yung gamit niya. So, rusty, dead strings, talagang walang sustain, walang whatsoever. Ang pangit ng tunog. So, pag gumamit ka ng ganong strings, and then, feeling mo magmamagic pag gumamit ka ng compressor, magsusustain siya? Not necessarily. Iba pa rin yung shit in, shit out, gold in, gold out. Kung yung strings mo bago, kahit wala akong compressor, masustain ng okay yan. What more pag nag-compressor ka pa? So, talagang dual core yung dating nun. So, it must come from within, di ba? Hindi ibig sabihin na may pedal side dyan, gagamitin mo na kasi meron kang ingay. No. Malay mo, hindi mo naman siya pala siya kailangan. You just have to isolate yung main issue kung ano yung ano mo, yung main issue ng noise mo. So, binabagayin ng noise gate talaga. It doesn't mean na pag sinabi noise gate, makakatanggal na lahat siya ng noise. It will, but it may not be what you want. Diba? So, that's a good question and trivia na din sa sagot kong yon. Find the G-spot mismo, gain spot mismo. Parang Colgate. Yeah, totoo yan. One spot, Colgate, Pepsi, Xerox, pare-pare yan. Tide. Anong tide mo? Yung surf. John Cedric, Vitus. Yeah, totoo. Yung kulay white. Ang ganda nun. Gusto ko yun. Sir, scratchy yung gain knob ng OD ko. Ano pa kaya pwedeng contact cleaner? Contact cleaner is basta electric. Kukunin ko yung sa akin. Yung contact cleaner na gamit ko is yung Mr. Mechanic. Ito yung ginagamit ko sa scratchy pots. So, electric contact cleaner to. So, hanapin nyo yung for electronic. Nakasulat naman dito. For hindi ko makita. Electronic parts. Yun. Never use WD-40. Huwag yung gagamitin ng WD-40. Lubricant yung WD-40 and removes rust. It doesn't work well with electronic parts. Hindi mo pwedeng spray yun sa mga PCB or mga pots. Wag. Baka mas lalong mag-scratch pa sila. And mas importante yung electronic cleaner kasi this dries fast. And para siyang air freshener yung dating kasi mawawala siya kagad. Parang alcohol. Eh yung WD-40, it will stay to your electronic pots. And in time, magkakaroon pa ng maraming dust and mga dumi na maiipon in time. So, huwag nyo gagamitin ng WD-40 unless you know how to use it na yun ang kailangan nyo para mag-loose yung knobs. Kung loosening pots ang gusto nyo, yun, WD-40. Pero para maging matanggal yung scratch ng pots nyo electronically, hindi WD-40 solution. Ano yung gaming chair mo? Secret. Listening from Polamolok. Makoy, si Makoy. Kumusta, kumusta? Sir, ok ba yung sustainer na pickup? Oo, actually, ako, pangarap ko talaga yung sustainer pickup ever since. Pero, using hollow body guitars, okay lang. Hindi ko na kailangan kasi nga nag-feedback na lang gusto ko siya. Sir Jam, malakas ba talaga ang pag-noise ng Omega Drive pag-recording or may problem sa pedal? Again, sa dami ko nasabi kanina, susulat ko din siya, baka hindi yung Omega Drive yung may problem. Malay mo, nasa guitar mo yon, nasa cables mo, nasa power supply mo. You should isolate the culprit, gaya nga ng sabi ko kanina. Nag-PM ka, mamaya babasahin ko yung PM. Ha? Sabi na, Converse din na, totoo, Converse yung mahilig akong, lalo sa pedals, kung mabilisan ang gusto ko, Converse shoe talaga yung gusto ko. Sir, anong nabasa ko na pala yon. So, siguro, may WD... Jordan Mike, may WD-40 na contact cleaner. Totoo, meron WD-40 contact cleaner. Pero, hindi siya nauna. I mean, mas nauna yung lubricant na contact cleaner ng WD-40. Mas dun siya sumikat kesa dun sa electric contact cleaner. Thank you, Jordan, for saying that. Pagkahanap ko yun ng WD-40,
at gusto nyo siyang gawing contact cleaner, ahanapin nyo yung WD-40 electric contact cleaner. Yon. Pwede nyo gamitin ngayon yung brand na WD-40 for that. Kasi yung normal WD-40 na kulay blue, yellow, and red is just a lubricant. Yon. Raven, Turingan, nagamit ko na sa why yung WD-40. Yes, actually kasi ang WD-40, lubricant siya. So, any naiwan na dumidon o dust, particles, is matatanggal niya kasi syempre kaya lubricant siya. But in time, babalik din naman yung scratchy na pots niya. Kasi normally, dirty pots lang naman talaga yan eh. Pero if you want a thorough clean, electric contact cleaner talaga. Not WD-40. Para kang gumamit ng electric oil or something sa pedals mo or sa contact cleaner. Kahit si Jay Oliver, hindi niya i-recommend na gumamit ng WD-40 for cleaning scratchy patch. Pots. Ba't patch yung nasasabi ko? Phasers meron ding volume drop. Totoo yun. Gaya ng PH2 na sinasabi ko. Pero yung Phase 90, malakas palagi yun. Yung black logo Phase 90, palagi malakas. Paano po gawin yung unity gain? Thesis topic na naman to. Pero unity gain is you will, kunwari, DS1, no? Hanapin mo yung volume setting na kasing lakas din ng clean tone mo. So, pag nag-clean tone ka, hit hard ng A, and then distortion pedal, hit hard ng A, as much as possible, pantay sila. That's unity gain. If you want to be more specific about it, you can use recording softwares para makita mo yung dB level. Pero ako, tenga-tenga lang talaga. Madalas ang gusto ko, yung clean tone ko, unity gain siya. And then, pag nag-turn ako ng distortion, 1 dB higher siguro ng konti para alam mong chorus na pag nag-distortion ka na, di ba? Parang ako, yung ganun ang tingin ko palagi. And then, same level yon ng boosters. Yung boosters, hindi ka mag-unity gain doon kasi as the name says, boost, gusto mo mas... Kung ito yung clean tone mo, ito yung distortion pedal mo, yung booster mo, gusto mo, nandito ng konti. Para pag nag-guitar solo ka, boom! Talagang malakas talaga siya. Or yung volume nga, pleasing to the ear pa rin. So, siguro, yun muna yung, ito muna yung gagawin ko. Abangan nyo yung shirt na ilalabas natin. And then, abangan nyo, basahin nyo din yung interview ko with Francis Brew. Nasa timeline cover natin yan. And marami kayong matutunan doon. Of course, Francis Brew Reyes yan, of course. And subscribe din kayo sa channel ko, of course. Sa mga YouTubers din na nandito sa Pedalboard PH. Mag-post lang kayo ng post ng content dito. Pwede nyo i-share yung links dito. And Perp De Castro, of course, si Joko Renta, so of course, abangan nyo, meron kaming something na niluluto ni Brother Joko. Parang, huwag kayo maingay, even ex Joko, parang ganon. So abangan nyo yan, hopefully next week. Secret muna yon, pero may niluluto tayo with Joko. And abangan nyo yung susunod na Pedalboard Artist Spotlight. Gem! Abangan nyo yun kung sino yung spotlight na in-interview ko. Basta September pa lang, lalapit na yung December. Marami kayong matutunan doon. Skittles Jam, sumali kayo. Actually, ang daming magagandang competition na nangyayari ngayon sa Facebook. Una kong nakita to kay Joko, yung pang-contest niya. And si shoutouts kay Levin Sunga, yung champ, yung winner ng contest na yon. And meron siyang bagong effects, yung Nux. Pakita mo naman dito, gawa ka ng video, brother. And then, yung kay Gem. Sa ibang groups din, may mga pa-contest. And nakakatuwa, ang sarap panoorin. Kahit ako, hindi naman ako kasali. Kasi nung last time kasi, nag-judge ako. So, kahit hindi ako sumali, nanonood lang ako, nag-enjoy ako eh. Kasi nakikita ko, wow, yung mga Pinoy talent talaga, ang gagaling talaga. So, yeah. At nakaka-inspire, actually. Kahit may nakikita ko, mga kids, ladies, all kinds of genres nakikita ko. Ang galing, ang sarap, nakaka-inspire, nakaka-motivate to even play. Alam mo 'yon? Kung hindi ko man ka-style or ka-genre, hindi ko dine-discount. Parang
wow, ang ganda ng phrasing nun. Wow, ang ganda ng tone nun. You must be open to all kinds of genres. Parang ganun. And for me, as a listener, na-appreciate ko lahat ng styles and genres. Alam mo yun? And shoutouts nga din pala, of course, to GC Rockboard. Natapos na yung sale. Sana na-avail nyo yun. 15% discount. Pero ngayon, pwede nyo ulit magamit yung GC Jam 10. Yun yung discount code ko. So, pag bumili kayo sa gcrockboard.com, i-add to cart nyo yung mga gusto nyo. And then, sa dulo, pag mag-check out na kayo, i-add nyo yung coupon code ko. Nandun yun sa sales tab. So, i-add nyo rin yun. Para lahat nung nabili nyo, all less 10%. Sayang din ng 10%. Kunyari, may pedal kang binili, 10,000 pesos. Bumili ka ng 10 ganon. O, diba? Less 10%. O, 10,000 din nung magiging off, di ba? So, sayang din yun. Kung 10,000 ang pedal mo, less 10%, 1,000 pesos din yun, di ba? Kung 2,000. Tama ba? Tama, di ba? 10%. So, use it palagi. I recommend to use it. GC Jam 10. And then, I'd also like to thank Boss and Roland Philippines, of course. News din pala. Boss and Roland tribe members and new members is and are gusto ko lang i-shout out and welcome yung newly boss artists natin na kasama din sa Pedalboard PH, si Miko Reyes of Miko Music. So boss artist din siya, and si Sir Fayid Tan from Cagayan de Oro. So technically brand ambassadors of Boss Katana kami niyan. Kaming tatlo. So, welcome to the Boss and Roland family, Miko Music, and Fayid Tan. Congratulations sa inyo, mga sir. And shoutouts din to Ryan of Heart of Music. Check nyo yung Facebook niya, facebook.com/heartofmusic. Doon yung mabibili yung Flama and yung mga iBox dampeners. Ito, iBox. So, yun. Shoutouts ko na rin yung iBox from Brazil. So, I'm proud to say na naging endorser din tayo ng iBox dampeners. Kasama natin dyan si Joko. Of course, si Joko Rientaso. So, shoutouts kay Joko and to Reinhardt. Check nyo to. It's a new alternative of the fretting fret muters. And gusto ko siya kasi makikita nyo yung velcro niya. It wraps around. Compared sa, alam nyo na. Pero it wraps around. And yung velcro niya talagang tight na tight. That's what she said. He said. So yun. Ang ganda, sturdy. Tsaka, ewan ko, pogi eh. Check that out. Diba? Lots of colors. Pwede kayong pumili ng colors na magsusuit. Like ito, medyo orangey burst yung bester guitar ko. So it works. So yeah, shoutouts to Heart of Music and iBox. And shoutouts ko rin, of course, yung Maki Philippines, kay Sir Mario and kay Jesso and kay Roger. And yun yung gamit kong speakers ngayon, tsaka yung interface and the mics. So if you want recording quality recording equipment na nasa budget friendly to mid semi-professional level yung output. Actually, professional level yung big knob talaga eh. Yung medyo budget-friendly, yung speakers, yung CRX 3, 4, and 5. And then yung headphones. Magre-review din ako ng headphones. Out of topic ng konti, range ng headphones ng Maki. Yung MC100 to I think yung 500. Inintay ko lang ipadala dito. So, you can check that out. Kung gusto ko siyang i-tie up sa Pedalboard PH, ire-recommend ko yung mga headphones na yon for silent playing. Sa mga cab IR simulations, sa Cube Baby natin, silent practicing. Magagamit nyo din yun in tandem with pedals. So again, this is Jam from Nine Works Productions, Even, and Pedalboard PH. So, get back, stay safe, eat healthy, sleep well, like parang ako, hindi ako natutulog ng kulang tulog ko palagi, tumatanda na lang. So, nasanay kasi ako ever since late matulog, hindi ko na natanggal yon. And I think, mas productive kasi ako pag gabi. Ewan ko, ako lang siguro yun. Marami akong kilala na night owls din.
night owls. So yeah, thank you and good day. Enjoy the day. FX Pedals, maglalabas ako ng mga videos sa YouTube ng mga review ko about the collider and a lot of delay pedals from GC Rockboard. So watch out nyo yun. And abangan nyo yung mga news and another Facebook Live Pedalboard PH episodes natin. Itatry kong invite si Jem, si Russell of Fast Pitch, si Vince, tsaka si Jay Oliver, and we will talk about electronics, effects pedal stuff, and I'm trying to make this like a monthly, kung kaya, na show. And that's it. Good evening! Rock on!